Ay, nako. Grabe talaga yung init ngayon, Manang Lisa. Kaya nga eh. Tapos, lagi pang nawawala ng tubig. Yan nga rin po yung problema ko eh. Gusto ko rin sana maligo, kaso lagi nawawala ng tubig dito sa barangay. Mabuti pa kayo, mukhang hindi nagkakalagkit dahil sa init. Nanglalagkit din ako, Renz. Kahit mainit. Pero, kahit na pinapawisan ako, mabango pa rin ako. Eh, huwag yung sabihing amoy baby pa rin kayo. Oo naman, Renz. Nung nabubuhay pa yung mister ko, gustong-gusto niya kaya yung aroma ko. Aroma? Ano po ba yung amoy ng aroma nyo? Siyempre, amoy rosas. Oh, bakit kinatatawa dyan? Wala ba nang Lisa? Akala ko kasi amoy sibuyas. Loko-loko ka talaga. Hindi naman ako amoy sibuyas ah. Loko-loko ka talagang bata ka. Ikaw kasi Manang Lisa, kung ano-anong sinasabi mo. O Kagawad, long time nuno ka. Tagal nating nawala. O nga Kagawad, ang dami naging problema ng barangay nung nawala ka. Naku, nagkaroon kasi ng seminar ng local official kaya kailangan kong umaten. Oo nga. Ah, saan po ba ginanap yung seminar nyo Kagawad? Doon lang, sa Baguio. Oo nga. Aba, social pa lang seminar nyo Kagawad, sa Baguio pa ginanap. Oo nga Kagawad, wala ba kayong pasalubong dyan? Oo nga pala. Jerry, bigay mo yung pasalubong sa kanila. Ito, saging na saba. Masarap yan. Galing Baguio. Pasensya na kayo ha, kung yan lang yung nadala namin. Oo nga. Naku, salamat dito Kagawad ha. Dami nito. Salamat din Kagawad. Siya nga pala Renz, yung kalahati, ibigay mo sa nanay mo. Balita ko, mahilig sa saging na mataba. Saging na mataba? Alam ko, hindi naman mahilig si nanay sa saging na mataba. Naku Renz, laging humingi sa akin ang nanay mo ng saging na mataba doon sa bakuran namin. Alam mo Renz, simula nung naghiwalay sila ng tatay mo, gustong gusto nang kumain ng saging na mataba ang nanay mo. Oo nga Renz, pati sa amin, laging humingi ng saging na mataba. Ba't ganun? Wala akong maalala na kumakain kami ng saging na mataba. Oo, basta yan na lang yung bigay mo sa nanay mo. Magandang klase pa yan, at mataba pa. Oo nga! Ah, sige po Kagawad. Salamat po. Teka Kagawad, kumusta naman po yung pamamasyal nyo sa Baguio? Nako, sobrang ganda pala sa lugar na yon. At ang lamig pa. Wow. Talaga Kagawad? May malaking aircon doon? Sana makapunta kami doon. Sobrang init kasi dito. Para kaming sinisilaban. Oo nga eh, sobrang init dito sa atin Kagawad. At lagi pang nawawala ng tubig. Huwag kayong mag-alala. Isa yan sa pinag-usapan namin na magkaroon tayo ng patubig dito sa barangay natin. Oo nga! Talaga Kagawad? Kaso baka masyado namang mataas ang singil nila dyan sa patubig na yan. Don't worry, dahil sinugot ko na ang pagpapalagyan ng patubig dito sa atin. Para libre na kayong lahat. Nice. Oo nga. Talaga Kagawad? Grabe, ang bait nyo naman po. Kagawad, sigurado ka ba na libre ang patubig dito sa atin? Di ba may bayad yun? Huwag kang mingay. Basta magtiwala ka lang sa diskarte ko. Bakit Kagawad? May problema ba? Ah, wala naman. Nga pala Kagawad, saan kami pwedeng magigib kung sakaling libre yung tubig? Ah, huwag kayong mag-alala dahil libre ang tubig. Kami na rin ang magdi-deliver sa mga bahay-bahay dito. Oo nga. Grabe Kagawad, ang bait nyo. Sana lahat ng Kagawad kagaya nyo. Nice. Oo nga Kagawad, hindi ako nagsisi na kayo ang binoto ko. Of course, sa totoo niyan, sa sobrang advance ko mag-isip, baka bukas matatapos na yung patubig. At pwede na kaming magsimula magdi-deliver, di ba Jerry? Oo nga. Kagawad, sinong magdi-deliver sa mga bahay-bahay? Edi, dalaw kayo ni George. Magdi-deliver? Edi, ibig sabihin yan, dodoble yung sahod namin. Alam mo Jerry, ilang beses ko na ba sinasabi sa inyo na tungkulin natin na tumulong sa ating mga nasasakupan? Siyempre, tutulong tayo na walang kapalit. Sa bagay Kagawad, tama ka. Oo nga Kuya Jerry, kayo magiging magandang halimbawa dito sa barangay natin. Kagawad, pwede nyo na ba kaming mabigyan ng tubig bukas? Kasi ligong-ligo na ako. Oo nga Kagawad, para mangamoy rosas ulit ako. Si Manang Lisa talaga, siningit niya pa yun.
Kinikilabutan tuloy ako sa mga sinasabi mo. Oo naman, pwede na kami bukas mag-deliver. Pero ano? Hingi sana kami ng kunting donasyon para sa panggasolina sa service namin. Oo nga. Oo naman kagawad, yun lang pala eh. Alam din kasi namin na hindi lahat ng pondo ng barangay ay libre. Okay. Magkano naman po kagawad ang pagpapadeliver? Mura lang. 200 kada bahay. Oo nga. Ano? 200? Ang mahal naman nung kagawad. Magkano lang naman ang gasolina? Oo nga kagawad. Kung maiipon yung 200 kada bahay, malaking pera na yun. Bakit? Eroplano ba yung gagamitin yung pandeliver? Hindi! Piso ng pandeliver namin! Ano ba yan? Akala ko pa naman kagawad, nagbago ka na simula nung nawala ka. Oo nga kagawad, mukhang babawiin ko na lang yung sinabi ko kanina. Oh, no. Alam nyo, matakaw kasi ng gasolina ang pison para yun ang pandeliver ng tubig. Oo nga! Bakit naman kasi pison pa yung gusto niyong gamitin? Meron naman truck. Gaya nga ng sabi ko kanina, advance ako mag-isip, di ba Jerry? Oo nga! Anong naging advance dun? Baka abutin ng linggo ang pag-deliver nyo sa bahay-bahay dahil sa bagal ng pison. Yung dadaanan kasi ng pison, bako-bako. Habang nagdi-deliver kami ng tubig, napapatag na rin yung kalsadang ginagawa. Teka kagawan, anong pangbabayad natin sa pagpapagawa ng kalsada? Siyempre, hindi na sa atin yun. Saan mapupunta yung sobrang pera sa pagdi-deliver? Ang hina mo talaga, Jerry. Siyempre, mapupunta sa punto ng barangay. Sige ka, wala nang kayong pambili ng kape. Oh, no. Sa bagay. Paano? Alas na kami ni Jerry. Bukas na bukas, i-deliver na namin yung mga tubig nyo. Oo nga. Sige, alis na kami. Sige po. Ano ba yan? Akala ko pa naman, libre na yung patubig. May hidden charge pala. Oo nga eh. Pasaway talaga tong si Kagawad. Akala ko, mangangamoy rosas ulit ako. Sige po, Manang Lisa. Aalis na ako. Baka mangamoy St. Peter pa dito. Oy Renz! Nakalimutan mo tong saging na mataba ng nanay mo! Lokong bata to ah. Ginawa pa akong amoy lupa. Sige na. Makaligo na nga. Bahala ka dyan! Sa'yo na yung saging na mataba!